Hello everyone! Ang lulutuin natin ngayon ay sinampalukang talakitok. So yan yung ating isda. Gagamit tayo ng sampalok, sibuyas, kamatis, sile, okra, at saka sitaw. Maglalagay din tayo ng talong at pechay. At syempre, ang ating pangpalasa, gagamit tayo ng Himalayan salt. So, yan lang kasi yung mga available na gulay dito sa bahay. So, yan lang muna yung ilalagay nating pansahog sa ating lulutuing isda. So, depende na yan sa preference nyo kung ano yung mga gusto nyong ihalong gulay. So, ayan guys, tinutulungan tayo ni Mel. Siya yung naghihimay ng ating pechay. So, sa mga hindi nakakakilala kay Mel, si Mel po ay totally blind siya. Pero tinuturuan namin siyang maging independent. Kaya yan, pinapatulong ko siya sa paghihimay ng mga gulay. Pakukuluan natin yung ating sampalok. So, siya muna yung una nating lulutuin. Takpan muna natin siya. So, ayan guys, pagkaganyan na yung itsura ng ating sampalok, pwede na natin siyang kunin kasi luto na siya. Lagay muna natin dito sa mangkok.
saka na natin ilalagay yung ating kamatis at saka sibuyas. Lalagay na rin tayo ng asin. Tapos ang ginagawa ko dito guys, isang palo. Dinudurog ko siya. Para lumabas yung asim niya. Siyang durugin. So, ayan na siya guys. Durug na yung ating sampalo. Sunod natin ilalagay yung ating isda. Tapos, pwede na rin natin isabay yung ating mga gulay. So, una muna natin ilalagay yung sitaw. Kasi mas matagal maluto ang sitaw kumpara sa talong at okra. Pwede na natin ihalo itong ibang mga gulay. Pan muna natin. Ayan, tignan na natin. So, malapit nang maluto yung ating mga gulay. So, ayan guys, kapag luto na yung mga gulay, ilalagay na natin yung ating sampalo. So, kukuha tayo ng sabaw. So, ayan, nilalagyan ko ng sabaw ito guys, yung ating pinirat na sampalo. Ganito ako magluto ng kahit anong sinigang guys. Hindi ako gumagamit ng mga artificial seasonings katulad ng mga sinigang mix. So talagang pag nagsinigang ako, naghahanap ako ng totoong sampalok
di din kami gumagamit ng mga magic sarap, ganun, puro asin lang, mga natural na mga sangkap. So, ayan na guys, ito na siya. Ayan, ilalagay na natin. So, kailangan natin siyang salain para hindi sumama yung balat at saka yung buto ng ating sampalok. So, ayan na siya guys. Para humalo yung asin. So, pansin nyo, mas malapot yung sabaw. Tapos, pinakahuli, ilalagay na natin yung ating pechay. So, pwede rin maglagay ng kangkong o kaya talbos ng kamote. So, depende na yan kung ano yung gulay na available sa inyo. So, nagtataka kayo siguro kung bakit ganyan karami yung gulay nung aming nilulutong mga ulam. Kasi, hindi po ako kumakain ng rice, guys. Kaya, yan. Yan yung pamalit ko sa kanin. Yung mga gulay na to. So, ayan. Antayin lang natin maluto yung ating pechay. Tapan lang natin saglit. So, ayan na guys. Luto na yung ating sinigang mista. Tignan natin. Ang sarap ng asim niya guys. So, ito na guys. Luto na yung ating sinampalukang talakitok. So, ayan siya.